Ayun, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, comment reaction ulit tayo. Kay Maharlika at nagsorry kay Robin Padilla dahil binanatan niya noon patungkol kay BBM na si Robin Padilla ay imbes na magpasalamat kay BBM ay kay Chris Aquino nagpasalamat. Binanatan ni Maharlika. Kaya ito, sorry siya ngayon na sabi niya, maaring totoo. At marami pa siyang mga ibinotaktak dito patungkol kay Katapang, kay Bantag nga na bigla na lang inalis. Ito, pakinggan muna natin ito guys. Pala si Robin Padilla, mga palangga. Bigla ko lang naalala. Binoldsa ko yan si Robin Padilla, di ba? Dahil doon sa issue na hindi niya pinasalamatan si BBM ng bonggam-bongga, tapos napasalamatan, basta doon sa mga wordings na yan. Nasabi niya may humaharang sa kanya, may mga ganon. Naintindihan ko si Robin Padilla sa nangyayari ngayon. Na noon pa lang during the campaign, may mga dilawan na talaga na humaharang sa Pangulo para hindi matikit. Di ba sinabi ni Robin yon? Well, I'm sorry, Robin. Bugso ng aking pagmamahal kay BBM. Nakala ko, you know, mali ka. Maaring tama ka, Mr. Padilla, Senator Padilla. Dahil nakwento mo na gusto, may, you know, nalala niyo yun, di ba, na hindi daw siya makalapit, may humaharang, so I think this is it. Anyway, kayo na mga loyalista, huwag kayong, ulit-ulitin ko, huwag sarado ang isipan nyo na sasabihin nyo ako dilawan. Kung ako dilawan, hindi matuwa-tuwa ako na si Katapang ang inupo. Matuwa-tuwa ako na yung nasa housing dilawan. Ano ni Ochoa? Bayaw ni Ochoa. Open your mind. Ayun, narinig natin ang mga sinabi niya na talaga namang nailuluklok na nga ang mga dilawan. At dito, umpisan muna natin dito kay, ano, Bandarito, yung kay Bantag. Ni General Bantag, ito binabasa ko quote card. Patungkol ito kay Pangulong Marcos, kay BBM. Hindi ba niya alam na si General Katapang, miyembro ng Reform, the Armed Forces Movement o yung RAM, yan ang nagpatalsik din sa tatay niya noon. Di niya ba alam na si Katapang ay nilagay niya yung questionably doon ngayon? Okay, kasi may mga questionableng tao, may mga bahid ng anomalya, ang mga inilagay o ipinalit sa mismo kay General Bantag. Mismo si General, si Katapang na ngayon ay Bucor chief, right? Kailangan maging watchful ka, Pangulong BBM. Dahil baka yan ang magiging fall down mo. Maging fall down, pagbagsak, mawala ng power, ganyan. So habang sinasabi to ni General, habang binabasa ko to, di tinignan natin kung sino ba si General Katapang na atat na atat na inilagay ng ating Pangulong BBM. Binilikan ko ang mga video nung 7 years ago ng hearing sa Mama Sapano clash nung panahon ni Noynoy. Isa po si General Katapang, baka mapagbaliktad natin. Okay, General Katapang na appointed ni Noynoy na sangkot doon sa madugong Mama Sapano sa 44 na kung saan nagkaroon din ng misinformation ng hindi tamang koordinasyon. Di ba? Naalala niyo yun? Hindi na tayo isa-isahin yung Mama Sapano, ano na yun. Nung tinitingnan ko yung video, nando doon din ang ating pinakamamahal na BBM sa hearing na yun kasi during that time, senador siya. Isa si Pangulong Marcos na kinwestiyon, eto si Katapang na
Inappoint niya ngayon dyan sa Bucor dahil sa maanumalyang Mama Sapanok clash o yung Sub-44. So, ang question ko ngayon, alam ba talaga ni BBM? Si BBM ba talaga ang nagdesisyon na yun, ang tanong. Palitan agad yun. Si General Bantag yun nga, at yun ipalit nga. Ang appointee ni Ninoy na isang dilawan. Yun, no? Matalik na kaibigan. Naku. Kasangga, kakampi, kabarilan, kainuman at lahat-lahat na. Para sa akin, ito ay isang panluloko sa 31 point something million na Pilipino na bumoto kay BBM. Yun lang. Na sinasabi na dapat hindi ibalik ang mga dilawan na politiko na isinusuka ng 31 million. Pangluloko ito kung sino man ang nasa likod ng yun pag-appoint lang kay Katapang. Question. Di ba may mga nakarating sa ating balita na si Paquito Ochoa, dating executive secretary ni Noynoy, little president, ay nasa kitchen cabinet. Okay, wala sa gabinete. Ha? Kitchen cabinet ng Malacanang na kumukumpas din dahil siya ay kasama ng ating pinakamamahal na first lady sa kanyang law firm. Ito po ang bulong-bulungan sa loob ng Malacanang. So pag tinagni-tagni natin ang mga balita sa loob ng snake pit in Malacanang, maaari marahil na si Paquito Ochoa na nakatago sa cabinet o kitchen cabinet ng Malacanang ay may say dito sa pag-appoint sa kay General Katapang sa Bucor. You connect the dots. Naku po, ibig sabihin itong si Ochoa ay meron na rin palang appointing power kung tutuusin. Kumbaga may impluensya na. Dahil nga itong si Ochoa ay kasama talaga pala ni Atty. Lisa sa kanyang law firm. Iyon ang matindi. Kasi nga, yung law firm ni Atty. Lisa ay isinarado na. Isinarado na yung law firm. At siyempre, yung mga dating kasama niya doon sa law firm ay bibigyan na ng posisyon. Ayun naman siguro. Ito ay aking opinion lang po. Ganun lang ang aking iniisip. Yun naman. Pinag-usapan natin kagabi si Acuzar, okay, ng housing. Ang kanyang asawa ay kapatid ni Paquito Ochoa. Paquito Ochoa kasama ng first lady sa kanyang law firm. Alam niyo naman na kaibigan natin yung first lady. Sinuportahan natin yan. Pictures and everything. I have a lot of stories with her. Di ba? Pero tila baga, pag kinunik... Ayan ah. Sinabi ni Marley, kaibigan niya si first lady ah. Ano ba talaga Marley? Sino ba talaga ang iyong tinutukoy? Naahas. Tapos ngayon sinasabi mo, kaibigan mo si first lady. Ano ba talaga Marley? Ayun ah. Connect mo, sino ang nagde-desisyon? Yun ang tanong. Kasi si BBM 7 years ago, question niya ito si General Katapang na sangkot doon sa Mama Sapano clash sa 44 na may na nagkaroon ng pagbuwis ng buhay ng ating mga men in uniform dahil sa hindi maayos na koordinasyon, komunikasyon between the president, the administration. At dito itong mga general na to, kaya hindi nabigyan ng rescue itong sa 44. Yazer. Yun na nga ang aking ano dyan. Baka ito nga yung ano ba yun? Yung kinatatakutan ni Bantag na yung mga may bahid ay ibinabalik. Yung mga questionable ang pagkatao ay ibinabalik sa Bucor. Naku po. Ay mangyayari ito, pipista na naman ang mga drug lord nito. Naku po. Eto na ba? Eto na ba talaga?
ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Pero palagay ko, marami talaga ang nagmamasid at isa na yan, si Maharlika. Kaya itong si Maharlika, subaybayan din natin dahil ito ay constructive criticism naman. Kasi sabi naman niya na talagang sumuporta siya at gumastos siya nung panahon ng kampanya ng ating Pangulong Marcos Jr. Yun naman. Sir Abdurrahim, thank you palangga. Nakakalungkot na hindi ito dahil sa sobrang busy ng ating pinakamamahal na Pangulo na itinaya ko ang alindog, ang buhay ko, na banggain ang mga dilawan. Hindi ko dapat tinatago ang katotohanan. Noong hinarap ko ang dilawang si Trallianis, dito nakita nyo millions and millions of viewers kung paano ko sinahinarap bilang isang babae na wala akong armas. Sarili ko lang kung paano nila akong gustong patahimikin. Kaya para akong binubuhusan ng malamig na tubig araw-araw pag nakikita ko no yung mga nilaban ko. Natin, not only me. Pasabihin nyo, ako lang ang lumaban. Lahat kayo, 31 million. Every time na ang mga dilawan pumunta ng Amerika, magpakalat ng kanilang libro na Never Again. Kahit ako'y ngarag, kahit ako may trabaho, ay mini-make sure ko na maka-attend ako sa event para supalpalin itong mga dilawan na ito. Eh, tsutang, Janina. At the end of after election, eh, ang upo lang naman pala dilawan. Para sa akin, ito'y pangluloko sa 31 point something million Filipinos na nagsama, nagsanib puwersa tayo, sama-samang babangon muli at hindi na natin ibabalik ang mga dilawan. Ano ang nangyari? Okay lang. Okay, sabi nga ni BBM, nung in-interview ko siya, okay lang mag-appoint ng mga dilawan kasi unity team na iba-ibang kulay. Ako, I'm okay with that. Pero dapat yung malinis. Even they are from Liberal Party. Pero wala silang bahid. Ibig sabihin, wala silang kinasangkutan na anomalya katulad ni Mel Robles ng PCSO na hanggang ngayon wala pang ginagawa ang gobyerno natin sa hearing ng 433 katao na nanalo sa loto. Wala din ginagawa ang gobyerno natin, tahimik kayong lahat. Yes, I'm calling out the president ang pag-leak ng government documents kay Taning at kay Tuning Kuting ng BA. Maharlika, siguro nung sinabi ni yung slogan ni Pangulong Marcos na magkaisa, ito na nga siguro, di ba? Na at sinabi na rin niya na okay lang na maglagay tayo ng mga kalaban o yung mga dilawan basta sabi niya ay magaling, marunong sa trabaho. Baka ito na ngayon. Kumbaga noon pa ay sinasabi na niya na may, di ba, patutsada nga ni Senator Aimee na campaign pa lang ay meron ng mga nag-a-apply. Siyempre, alam na nila na malakas. Kaya, di ba nagpatutyada si Senator Aimee na sinabi niya yung pwesto na, yung mga application na ang inaatupag? Nako po. Pangluloko yan sa Pilipino. Pangluloko yan sa sumuporta ng 31 million. Eh kung alam lang pala namin eh. Labo-labo naman pala ang dilawan. Ba't pa ako nagpakahirap? Ba't pa tayo gumastos? Like ako, more than a million ang ginastos ko sa labang ito. Ba't hindi ko yan sinisingil? Kasi kusang loob ko yan. Nag-enjoy ako sa mga laban na yon. Ang hinihingi lang nating kapalit, eh wag naman sana ibalik yung mga taong isinuka namin. Yung mga taong may bahid. Yung mga taong may panluloko sa Pilipino. So, okay lang? Di ba? Well, yung iba dyan ng mga highly qualified na mga nag-a-apply, hindi sila na-appoint. Why?
because hindi sila nagbigay ng 30 million o 200 million na donation, na campaign fund, even they are qualified. And huwag tayo magbulag-bulagan, eto ang kalakaran sa gobyerno. Hindi sa hinagap, well, sabi ng mga kakilala ko, malapit sa akin, it's BS ang pagbangon muli. Alam mo, denial ako nung time na yon. Denial ako, mga malalapit sa akin tao. Hindi yan mag, hindi, it's all, ano, slogan lang yan. Pictorial, ganito, ganyan, ganyan. And it's happening now. Diba? Tinatanong ako ng mga anak ko, Mama, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Bakit parang malung, parang, bakit ganun, parang hindi natapos yung laban mo? Sabi niya, ano ba nangyari sa gobyerno? Kasi they're here. Sabi ko, nagkamali yata ako, anak. Hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. Nagkamali. Sana, Mr. President, sana hindi kami nagkamali. Sana, kasi umasa kami, punong-puno po kami ng pag-asa. PBM. Nung kami ay nagbuklod, nagkapit-bisig, naningi-di kami nangingi ng pera sa inyo to support you kasi umasa kami na ang kalidad ng pamumuno ninyo ay at least man lang, hindi man exactly the same, duplicate sa tatay ninyo, sa mga magulang ninyo. Pero this time, unti-unti nyo nang binibigo ang mga taong sumuporta sa inyo kasi binabalik nyo yung mga taong may bahid. Look at ako, Zarnow, sa housing. Alam mo, itatakal ko pa yun. May nag-message sa akin. Meron siyang condo, may business siya, di ba? Nagbenta ng mga condos dyan sa Maynila, may Quezon City. Hindi ko pa masyado nabasa. Isisend sa akin yung information. Since 2015 pa daw, hindi pa nato-turn over yung mga bahay nila. Bayad na sila. Ini-scam ba ni Akuzar itong mga bumili ng kondo? Lahat dyan na mga nagbigay ng ano, ng, na bumili ng kondo, mag-comment kayo dyan. Nakakaawa yung mga Pilipinong walang boses. Hindi ko pagtatanggol si General Bantag. Doon ako magbe-base sa ginagawa sa kanya. Diba? Hindi ko siya kilala. Ba't magbe-base tayo sa aksyon ng ginagawa ng gobyerno? Yung dalawang general na sangkot, binibigyan ng proteksyon ng kanilang karera? Pero ito si Bantag, tanggal agad without due process. Kasi dapat iupo itong dating appointee ni Noynoy at nasangkot sa pagka-fall, okay, ng sub-44 na iniyakan natin. Minura natin si Noynoy, ang gobyerno niya. Bakit ganito ang nangyari? Then, i-recycle natin yung mga taong isinuka. Pangloloko yan sa 31 million dahil ba hindi na namin pwedeng i-take it back ang aming ano, ang amboto? Bigla ko tuloy naalala si Robin Padilla, mga palangga. Bigla ko lang naalala. Binulja ko yan si Robin Padilla, di ba? Dahil doon sa issue na hindi niya pinasalamatan si BBM ng bonggam-bongga, tapos napasalamatan, basta doon sa mga wordings na yan. Nasabi niya may humaharang sa kanya, may mga ganon. Naintindihan ko si Robin Padilla sa nangyayari ngayon. Na noon pa lang during the campaign, may mga dilawan na talaga na humaharang sa Pangulo para hindi madikit. Di ba sinabi ni Robin yon? Well, I'm sorry, Robin. Bugso ng aking pagmamahal kay BBM. Nakala ko, you know, mali ka. Eh, maaring tama ka. Maaring tama ka, Mr. Padilla, Senator Padilla. Dahil nakwento mo na gusto, may, you know, nalala niyo yun, di ba? Na hindi daw siya makalapit, may humaharang. So, I think this is it. Anyway, kayo, na mga loyalista, huwag kayong, ulit-ulitin ko, huwag sarado ang isipan nyo na sasabihin nyo ako dilawan. Kung ako dilawan, edi matuwa-tuwa ako na si Katapang ang inupo. Matuwa-tuwa ako na yung nasa housing dilawan. Ano ni Ochoa? Bayaw ni Ochoa? Bayaw ba ang tawag? Bayaw ni Ochoa. Open your mind. Ang sabi nga ni Manang Amy, second chance na lang natin to, Maharlika, na ang mga Marcos. Ang sabi ni Manang Amy, we need you more, loyalist. May mga pag-uusap kami ganon. We need you more. Ayun! At nag-uusap daw sila ni Manang Amy. Ayun, no?
narinig nyo at baka naman yung iniisip ko ang source ni Maharlika. You know, alam na this. Ang sabi ko naman sa kanya, Manang Senator, I am your forever supporter. Para sa pag... Alam mo, gusto kong lumuha, eh, alam nyo. Gusto ko umiyak. Kasi para akong nag-blood compact na sinabi ko na I am your forever supporter, Manang. Kasi naranasan ko nung bata ako, ganito, ganyan, blah, blah, blah. But I am so disappointed. Sinabi ko sa kanya yun. Straightforward. Kasi hindi ako paligoy-ligoy na tao, hindi ako plastic na tao, nabubulahin kita kasi gusto ko lang magkapera katulad ni Tuning Taning. Na kung anong ihahain na buto sa kanila, lalafangin nila. I'm not like that. Lumaki ako na galing sa kahirapan, working student, nagsumika para makakain ng maayos, nagsumikap at narating na kung ano man yung meron na kakapiranggot kong narating. At least, hindi ako nagnakaw sa pera ng bayan. Pero ang iniiyak ng puso ko, ang dinudugo ng aking puso, mga palangga. Paano tayo babangon kung ito? Punong-puno ako ng pag-asa since 2015. Sabi ko, ano kaya yung magiging feeling pag naibalik natin ang mga Marcos? Isa ako sa pinakaunang nagbunganga sa social media. Naalala ko, binati ako ni BBM. Balikan ko yung vlog na yun, pag nahanap ko. I think, kung hindi ko nagkakamali, 2020 yun eh. Ni-interview ko siya. Wala pang 300,000 ang followers ni BBM sa YouTube. Ayun, tama yan. Kasi nung si FLM nag 1 million agad, nitong pandemya lang yan ha. Nitong pandemya, 1 million agad si FLM sa isang buwan ha. Si BBM, 200,000 pa lang at nagpapasalamat pa siya nung narating niya yung 200,000. Lumaki na lang ang subscriber ni BBM sa YouTube nitong nung nagkandidato na nga siya, nung kumandidato na ng pagkapangulo. Ayun. Talagang antagal ni BBM bago naabot pa nga yung biro mo, yung mga vlog niya. Meron pang 2010 pa. 2008 pa yata yung una eh. Oh, ang tagal bago niya narating ang 1 million. Samantalang si FLM, isang buwan lang, 1 million. Nung 1 million na si FLM, si BBM, 200,000 pa lang. Yun ang maalala ko. 2019. At 2020 na, nung pandemya. 2020 na. Oo, 2020. Alam, tama si Marlika, 2020. Ako, nag-300 ako. Kinongratulate niya ako. May video siyang ganun. Ang sabi niya, Marlika, sabi niya, congratulations on your 300 followers. Hanapin ko yung video na yun. Hanapin nyo dyan sa Maharlika channel. Sabi niya, kami, malayo pa namin. Sabi niya, hindi pa namin naaabot yan. I started vlogging. Kumbaga, mas marami ang followers ng YouTube ko kay BBM. Okay, sabi ko naman ng ganun sa kanya. Na I will, forever your supporter, supportahan kita. Hindi ako nagkukumpara ng followers. Anong ibig kong sabihin? Ano ang catch ng story? Pinukpok natin ang social media to promote BBM. Kaya ang sabi ko, isa ko. Ngayon, ilang followers ni BBM? 7 million? And now, he is a president. He's the president of the Philippines. 7 million sa Facebook. Tapos sasabihin niyo, dilawan ako. Hinarap ko lahat. Sa YouTube. Tapos lagi, ang nakakatawa sa narrative nito, mga trolls na NBA. Ng mga dyan, mga ahas dyan. May digital warrior kayo. Destroy the credibility of Maharlika. Tell the whole world that Maharlika is being paid by this and that. Wala naman kayo maipakatang ebidensya, ako'y bayaran. Anyway, mga palangga. Ang kasinungalingan ay hindi yan magwawagi. Okay, balik tayo kay General Bantag. Alright. I think yun yung mga importante niyang
O noong October 23, di ba, nanumpa itong si, ano, si Katapang. Di ba, dating AFP chief, nanumpa siya kay Remulla, ganyan-ganyan, si Gregorio Katapang. Question, again, mga kaibigan. Ito ba ay pagko-cover dun sa issue naman ng anak ni Boyeng Remulla? Na-meet natin yan. Actually, may picture kami ni Boyeng Remulla. Noong May 9, noong nandoon ako, na-invita ako ng First Lady sa araw ng bilangan dyan sa Pilipinas, sa HQ, doon sa kabilang, sa Tawid. Hindi ko alam kung anong pangalan, nakalimutan ko na. May picture dyan kay Sir Boyeng Remulla. Nagustuhan ko siya nung siya ay ipinaglaban yung, how do you call it, yung franchise sa ABS-CBN. May picture kami, hindi ko lang na-post yan. Ayun guys, at nakita natin 2.72 million subscribers si BBM ngayon dito sa YouTube. Yung 7 million alam ko sa Facebook. Mas marami sa Facebook. Ayan guys, dahil dyan, humahaba na naman ang ating video. Ay konting ano na tayo, syempre. Shout out na. Reading comment. Ito na yung shout out natin. Sabi ni Tita Gali Vlog. Ano bang problema kung party-party ang FL? Eh, kahit noon pa man, ganyan na pamilya nila. At saka alam ba nilang may bagyo? Bakit sinabihan ba sila ni God na uy, huwag kayong mag-party kasi may bagyo? Kung ano-ano na lang basta makabas lang lahat na lang ang ginagawa nila, may ibas nyo. Oops, sabi niya. Naku po, naku po. Victoria Cabero, sinagot naman ni Victoria Cabero. Mahalin mo ang inang bayang Pilipinas at ipagtanggal hindi ang FL mo. May kumpara tuloy sa time ni PRRD is the best. Yun, no? Pag si PRRD walang nakikialam sa kanya talaga. Siya lang. Diana Torres, tama ka ma'am. Bakit wala na ba silang mga karapatan? Eh, sa totoo lang, mayayaman sila. Mayayaman yan sila. Tesi Desukatan, pasaway lang talaga siya. Masaya palagi ang mga dilawan sa ginagawa ni FL at sa mga vlogs ni Maharlika. Ayun naman. Ana Kagway, bilib ako kay Maharlika, lalo na po mabuti kung i-consider niya si FLM at dapat po maluklok as legit leader of the Pinas na nakasaad sa abolition of the last will and testament. At di ba kayo ngayon nakakalata kung katwiran sa pamamahala na kahit ano pang buhos galing gawin nila PBBM eh, mapapalpak hanggat di susurrender pagka-presidente kay FLM. Eh, yun, no? Talagang diehard din to kay FLM. Ano to? Ay, mawawasak lang sila lahat. Mawawasak lang sila lahat, sabi niya. Magpagod-pagod lamang silang lahat na di magtatagumpay. FLM lang po ang siyang malakas at makakapagpatupad. Promise, yan ay kung may totoo kayong paniniwala kay Apolacay, our late President Pem. Yun lang. Kung talagang tunay, may talino, kapantasan at di kayo, di na tayo layo pa kung saan-saan, biblical, kapantay tayo. All of the truth, glory of God. Amen. Sabi ni Ana Kagway, naku po. Biyan na ang pakikialam ng mga ibang vlogger kung ano ang pinakikilos ang First Lady. What would be the benefit na mahal nyo ang Pilipinas kung wala man kayong mga respect sa First Lady? Parang gusto nyo kayo ang mag-First Lady. Nakakasuka na ko ito naman si Dolores Roja. Ayaw niya kay Maharlika. Pinapakialaman daw natin ang First Lady. Siyempre po, ang First Lady po ay asawa ng presidente na hindi na po siya
private life. Kumbaga, sakop na po siya. Tayo po ang ano na, kumbaga, nakamasid na ang sambayan ng Pilipino sa mga galaw. Ganun lang po kasimple. Briner Colliera, nako talaga naman, hindi porke siya ang ay magagawa na lahat. Dapat para sa ikabubuti ng lahat ay huwag muna ano ba to? Kasiyahan sa panahon ng kalamidad ay dapat ang una ay ang pangangailangan ng mga mahihirap at mamamayang Pilipino. At marami ang nagugutom na kailangan ng ayuda. Wake up sa ikagaganda ng relasyon sa mga mamamayang Pilipino. Wake up, sabi niya. Ito naman si Briner Colliera. Ahaha, tama ang iniisip ko. Siguro bandang huli ay sasabihin ng nagsasalita si Arroyo at si Lisa galing ng luha ko. Ha, galing ng hula ko. Dahil tama ang iniisip ko, wake up mahalin ng bansa at damahin ang kahirapan ng mga Pilipino. Huwag ang sarili lamang magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Ito si FLM Irving Antonio, Evening Devotion, 31 October, Lamentations 4:2 KJV, The Precious Sons of Zion, Comparable to the Gold, Comparable to Fine Gold, How are the esteemed as earthen pictures the work of the hands of the potter. Observation, ang anak ni ng Zion ay pinakamahalaga at kung ikukumpara sa pinakamataas na kilatis na ginto ay ito ay hinubog ng manlilikha. Briner Colliera, sa mga binablog mo, Manong Roman Carino, about Apo, Waka FM, ay para bang mga diwata ang mga nasa paligid ni Apo Waka FM at sa kwento niya ay ginagabayan siya ng ama at nakakausap niya ang mga diwata. O dun sa ano po yun, yung sa last will po na Tagalog. Briner Colliera, tulad din ni Idol FLMS, the WB designatory ay parang sugo din ng Diyos Ama at sa pagkakulong niya ay nagsimula ng lumindol at nabitak ang mga lupa kung matatandaan kung saan lugar at daming kalamidad ang nadating. Yun na nga. Napapansin ko rin yun. Mga baha, pagbaha, lindol. Yan ang mga kalamidad. Magmula nung nakulong si Idol. Briner Colliera, at sa daming kalamidad na dumating ay ang namomroblema ay si PBBM. At para bang ibig sabihin ng mga kalamidad ay palayain mo na si Idol FLM. At ikaw ang may kakayanang gawin palayain at brother mo si FLM. Ay hindi pa po pwedeng ano kasi yun eh, hindi po pwedeng ipardon kasi hindi pa po na sisentensyahan. Briner Colliera, please get rid, Lord, of all danger and sickness and viruses, our pandemic hero, Idol FLMS, WB, the signatory. Please, Lord, please release Idol FLMS, WB in jail, in your holy will. Please, Lord, alleluia, amen. Sabi naman ni James Sharp, babagsak si BBM kung laging party-party ang asawa. Ayun, no? Ito naman si Gemma Prutas. Yung mga dilawan, magpapabagsak sa kanya sa pwesto. Pero maghihirap tayo dahil si PBM ay umahalik sa puwit ng mga taga-wes at tinerminate ang kontrata ng helicopter sa Russia. Kaya tataas ang gas natin at lahat ng mga bilihin ay tataas. Wrong move si PBBM, imbes na dito sa Russia at China siya nakipagkaibigan pero sa Amerika na malapit nang babagsak ang US dollar dahil walang gold backup at ngayon ayaw nang bigyan ng Saudi ng gas ang Amerika. Kaya ang gusto ng Amerika ay gera para makabenta na sila ng armas dahil bagsak na sila. Ngayon sa Amerika, nakipren si PBBM sa tanong, tutulungan ba nila tayo?
Sa totoo lang, ang Amerika ay lahi ni Cain, iyan na pumatay kay Abel, at sila din ang Nibelheim carrier kasama ang Europe. Nibelheim. Ano yun? Nibelheim carrier? Hindi ko maano yun. Hindi ko alam yun. Esther Cuevas, party pa more, happy pa more, Lord watching, at siya na lang bahala. Mahirap mag-comment. Ipa-Diyos na lang. Linyap, okay, grabe, bagyo, feel ko din. Hindi abot sa ganon, kalakas, tapos canceled nga yung travel namin at grabe ang ulan. Ah. Sabi naman ni Artemio Buentipo, bahala na siya. Ito naman si Damani, kung totoong magpapabagsak si President Bongbong Marcos ng isang babae ay hindi si First Lady Lisa Araneta Marcos ang maging dahilan kundi ibang babae at isang binabae. Parang kilala ko yung sinasabi mo, Damani. Ha? Raquel Hosikawa, tama siguro yung sinabi ni Tatay Digong na weak si BBM at may bit-bit pa. Bit-bit ni BBM yung wife niya. Iyon lang. Ella US TV Channel, Luis Pilengera Araneta, dapat sabihan ni PMJ yan. Ito naman si Victoria Cabero, ang mga Araneta ay oligarko, mga yan. LP. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV, muling magbabalik.